master sa aking YouTube channel. So, pasensya na kayo dahil medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video. So, ito ipapakita ko sa inyo yung in-install kong conversion, or disc brake conversion. So, ito siya. Yung brand niya is OKM Racing. So, dati kasi mga master, yung brake ng motor ko is naka drum brake pa siya, no? So, kaya ako nagpalit dahil maingay na yung aking brake at medyo hindi kumakapit yung kanyang preno. So far okay naman siya, mga master. Okay naman yung performance niya. Okay na siya at isang apak lang, kunting apak lang ay kumakapit na yung kanyang brake. So ito siya. Ito pala yung kanyang brake master. So yan, nilagyan ko siya ng sticker ng Honda. So, ito yung kanyang bracket, inilding ko lang siya dito, no. Yan. So, hindi pa ko masyado marunong mag-welding, kaya kung makikita nyo, yan. Parang hindi siya okay, pero kapit naman siya at ayos, matibay. At saka dito, mga master, no. Yung ginawa ko, tinugtungan ko lang ito, mga master. And kasi ano ito, may iksi ito eh. Ayan, nag-welding ako dito ng bolt. Ayan, lagyan ko ng nut. At saka dito, nag-welding din ako dito. Gamit ko dito is yung old na brake pad ko, no. Ayan, wala akong makitang ibang bakal eh. Ayan, welding ko lang dito para pagkapitan ng ating ano dito, anong tawag dito. So yan. So far, okay naman siya. So ito, mga isang buwan ko na itong gamit, pero okay naman siya at wala naman akong na-encounter na parang kakaiba sa aking motor. So ito, pinalitan ko pala ito ng kanyang hose kasi mahaba yung hose niya, parang hanggang dito pa yan, kumukurb yan dito. So pinalitan ko siya ng mas maiksit. Saka yung kanyang ano dito, ipinag ko dito sa loob yung kanyang tangke ng ating brake fluid. So yan, so abangan nyo yung next video ko, mga master, no, kung paano ko ininstall yung aking disc brake conversion. So gustong magpalit ng inyong brake, so bibili lang kayo sa, or umorder lang kayo sa ano, sa Shopee. Sa Shopee ko lang ito binili, mga master. Nagkakalaga ng 2,200 pesos. Ayan, okay naman siya, mga master. Kaya lang, mga master, pag nag-convert kayo ng disc brake, kailangan nyo pa itong, kailangan pa kayong magbutas dito sa ating mags, doon sa loob, para may pagkapitan yung ating bolt. Yung dito. So ganyan naman talaga, mga master, kapag nag-upgrade kayo o nag-convert kayo, meron talagang mababawasan at merong madadagdagan sa inyong motor. So i-accept nyo na yan sa inyong motor na meron talagang mababawasan. Yan. Katulad dito sa akin, nagbutas ako ng 4. So okay lang naman, hindi naman nagbago yung kanyang performance, or hindi naman nabawasan yung yung tibay ng ating mags. Ang importante yan, mga master, ay yung ating brake ay okay na. Yan. So hanggang dyan na lang muna yung aking video, mga master. Abangan nyo lang yung next na upload ko kung paano ko ito in-install at yung step by step na pag-install ng aking disc brake conversion. So mga master, salamat sa inyong panonood. At sa hindi pa na pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa next nating mga upload na video. So, yan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga master. Bye-bye.